Magandang maga po sa ating lahat. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Ganun din po sa mga naka-join ngayon sa GMeet. Konting announcement lang po para sa umagang to. Una-una po yung ating schedule every week. Meron pong una-una po yung Bible reading ng mga kalalakihan every Monday and Thursday. From 10 p.m. to 11 p.m. And also, isa pa sa mga gawain ng mga kalalakihan ay pagdating ng Biyernes or Sabado, yung practice preaching or men's mentoring. Pagdating naman po sa mga kababaihan, yung Bible reading ay hindi pa po nagsimula as of the moment. So, to be announced po yung resume po ng Bible reading. And every Saturday, meron po silang women's mentoring or studies. And pagdating naman po sa hapon ng Sabado, meron pong Bible study. At meron din po tayong midweek every Wednesday, 7 p.m. And of course, every Sunday, ating Lord's Day po. So pagdating ng Linggo, meron po tayong gawain sa umaga hanggang hapon. So I encourage sa lahat po ng ating mga kapatiran ay mag-attend po ng morning activities hanggang hapon. So ngayon naman po, ngayong umaga, meron po tayong devotion, tapos manalangin po tayo, and then Bible study pagkatapos po ng prayer. So and ngayong umaga po, ako po yung maglilid sa devotion. So, bago po tayo mapunta sa ating, or magpunta sa ating devotion, mag-pray po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa nagdaang araw, Panginoon, sa isang linggo naman po na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po dahil iningatan niyo kami sa buong linggo, ngayon, sa araw na to. Na naniwala po ako, ito po yung pinakahintay namin araw sa buong linggo na idaos po yung Lord's Day, Panginoon. Lord, sa mga gagawin namin sa buong araw na to, panalangin ko po na madami kaming matutunan at panalangin ko po na bigyan nyo kami ng wisdom to understand that po na aming pag-aaralan and strength sa aming mga katawan upang ma-survey po namin itong buong araw na to, Panginoon Lord. And as we study, Lord, I pray na itago niyo ako sa inyong likuran, Panginoon Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so lagutan po tayo sa ating devotion. So happy Lord's Day po ulit sa ating lahat. Ang devotion po natin ngayong morning ay makita po natin sa Philippians chapter 1 verses 19 to 20. Philippians chapter 1 verses 19 to 20. At itong devotion na to ay pinamagatan kong life or death for Christ. Life or death for Christ. So basahin ko po yung Philippians chapter 1, verse 19 to 20. Ito ang salita ng Diyos. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. Ayan po ang salita ng Diyos. Ang liham na ito ay isa sa pinakamatapat at magiliw na sulat mula kay Pablo. Ito ay sinulat para sa mga Kristiyano sa Filipos, sa Macedonia.
Mas okay ba nakaipit to? Hello, sound check. Hello, hello. Hello. Hello, sound check. Hello. Ayan. Pasensya na po sa technical difficulties. Hello. Okay na. Alright, so ituloy po natin. Ulitin ko po, itong Philippians chapter 1 verses 19, or Philippians. Ito ay liham na isa sa pinakamatapat at magiliw na sinulat mula kay Pablo. Ito ay sinulat para sa Kristiyano sa Filipos, mula sa Filipos sa Macedonia. Sila ang bumuo ng unang kongregasyon or simbahan na itinatag ng apostol sa lupain ng Europa. Sinabi din na ang relasyon ni Pablo sa kanila sa mga sumunod na taon or mga taon ay malapit at masaya, no? Kasi ito nga yung unang kongregasyon na binuo ng apostol. No? Isa rin to sa mga pagkakataon na nakasulat si Pablo sa loob ng bilangguan. Ngunit sa pagkakataong to, hindi matiyak kung saan lugar at kung anong eksaktong panahon niya ito na isulat. Sa simula ng Philippians, sinimulan ni Pablo ng isang pagbati para sa mga Kristiyano ng Filipos. Makita rin natin sa verse 3-6 ay nagpasalamat si Paul sa mga Philippian Christians dahil na rin sa kanilang pagsusumikap, sa pagsunod kay Kristo, sa pagpapatuloy at pananampalataya nila noon hanggang sa kasalukuyan sa mga panahon na iyon. No? In verse 7 to 8, dito nagpakita ng affection si Pablo sa mga tiga Filipos. At sa mga sumunod na verses, dito na yung mga panalangin or pinalangin ni Pablo yung mga Philippians na sila'y magpatuloy kay Kristo. And sa verse 12 hanggang 14, dito pinahayag ni Pablo ang kasalukuyang sitwasyon niya, which is siya ay nasa loob ng kulungan. At sinasabi ni Paul or ni Pablo na dito walang makapigil sa ebanghelyo kahit na siya ay nasa loob ng bilangguan. At sa verse 15 to 18, dito nagbigay ng babala si Pablo para sa mga preachers. Para sa kanila, dahil iba yung ibang nagtuturo ay iba yung mga motibasyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil may mga napapahayag para sa sariling interes. O yung iba dahil gusto nilang sumikat. No? At sa mga sumunod na verses, dito ko po kinuha yung aking devotion ngayong umaga sa verse 19 to 20. At ulitin ko po, basahin ko po ulit sa Tagalog para mas maintindihan po natin, or ako, mas maintindihan natin. Okay? Verse 19, sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan ito'y sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Hesukristo. Verse 20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. So verse 19, nagpapakita ng buong tiwala si Pablo sa Panginoon dahil na rin sa nalaman ni Paul or sa kanyang kaalaman sa Diyos na sa lahat ng nangyari sa kanya ay alam ng Diyos ang ginagawa niya. Sa madaling salita, kontrolado ng Diyos ang lahat ng kanyang or kontrolado ng Diyos ang lahat-lahat. Kahit kung isipin ay nasa loob ng kulungan si Paul na mga sandaling to, ngunit meron siyang confidence
sa kanyang kaligtasan kay Jesus. Dahil dito, makita natin na ang main goal ni Paul ay ang buhay na walang hanggan. Pero merong ngunit or pero sa statement na to na ang main goal ni Paul ay langit. Handa na siya dito. Okay? Mamaya, malalaman natin kung ano ito. Ito, kung ano yung pero or ngunit sa statement na to. Tayo mapatuloy. Sabi sa verse 19, sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Dito natin makita ang halaga ng isang kapatiran sa loob ng simbahan. Dahil dito makita natin yung confident ni Pablo na siya ay pinapanalangin ng mga Philippians. Makita natin dito kung gaano kahalaga ang panalangin sa loob ng simbahan. At kung paano na-edify ang mga kapatiran kung nalalaman nila na pinapanalangin natin sila bilang ating mga kapatid. At ito, dapat ang normal na ginagawa sa loob ng simbahan. Kaya naman, after this devotion, meron tayong mga panalangin. No? May mga specific prayers tayo sa bawat isa sa nangyari, sa present na sitwasyon, sa loob ng simbahan at sa nangyari sa ating mga kapatiran. Sa verse 19, ang mga sumunod na salita dito ay saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Hindi lang natapos sa panalangin, kundi ang walang hanggang supply ng Espiritu ni Jesucristo na nagbibigay ng kalakasan sa pangatawan, sa pag-iisip, upang si Pablo at tayo ay magpatuloy sa ating lakarin bilang isang mananampalataya kay Kristo. In verse 12, ang sabi dito, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa. These are the word of faith or words of faith na nagpapakita na si Pablo ay lubos ang pag-asa at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sa mga sumunod na salita sa verse na to, sabi ni Paul, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. At sabi dito sa verse 20 sa ibang version sa English, no? Or sabi dito, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Dito parang sinasabi ni Paul na hindi na siya sigurado kung siya ba ay makakalabas sa bilangguan. No? Na pwede na siyang doon mamatay or doon na siya papatayin. No? Kaya naman, makita natin dito kung gaano katiwala si Paul ulit sa Panginoon. Okay? Ganun din kung anong klaseng buhay or pinamumuhay ni Paul yung salita ng Diyos. Bakit? Dahil makita natin dito sa kanyang liham na siya'y nabubuhay hindi para sa sariling interes. Hindi para i-promote ang kanyang sarili, kundi para sa kaluwalhatihan ng Panginoong Jesus. At dahil dito, kahit sa kamatayan ay maglilingkod ng buo si Pablo kay Kristo. Kaya naman sa sumunod na verse, verse 21, isa to sa pinakasikat na verse, I believe. Sabi dito sa verse 21, for to me to live is Christ, to die is gain. Sa Tagalog, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mamuhay ka at mamatay ka para kay Kristo. Basahin ko po yung mga sumunod na verses sa Tagalog. Verse 22, ang sabi dito, ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Verse 23, sapagkat ako'y naipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo,
sapagkat ito'y higit na mabuti. Makita natin dito yung sinasabi or yung sinasabi ko kanina. Kung naalala niyo yung ngunit or yung may pero sa statement na nahanda na si Paul na makasama si Kristo. Makita natin dito sa verse 22, no? Yung sitwasyon niya, makita natin dito na naipit si Paul sa dalawang sitwasyon. Kung siya ba ay sasama sa Panginoong Panginoong Kristo or maninitili muna sa lupa. Ngunit sabi sa verse 24 hanggang 26, basahin ko po. 24, gayon man ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. 25, at sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at sa magpapatuloy na kasama niyong lahat sa ikasusulong ninyo sa ikagalak ng pananampalataya. At verse 26, upang sumagana ang iyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Napakalinaw po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayong umaga na to, nais ko makita natin yung dalawang bagay. Una, yung halaga ng isang simbahan at kapatiran. Ganun din kung ano ba dapat tayo bilang isang kapatid sa pananampalataya na dapat mahalin natin ang ating mga kapatid. Ipanalangin sila, may prayer request man or wala. Dahil hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari sa kanila or pinagdadaan nila sa araw-araw. Tungkulin natin bilang isang Kristiyano na mahalin at pangalagaan natin ating mga kapatid. At pangalawa, tulad ni Paul, siya'y namuhay hindi para sa kanyang sarili, kundi sa ikakaglorify ng Panginoon. At makita natin dito na hanggang kamatayan, ang isang tunay na mananampalataya ay parating pinipili ang mga bagay na ikakaluwalhati ng Panginoon. Nakita man ng marami o hindi, sa buhay man o sa kamatayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po ulit, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, na huwag kami mamuhay tulad ng pamumuhay ni Pablo sa iyong salita, Panginoon. Panalangin ko po na kami iyong parating tulungan upang kami maglakad ng diretso bilang isang Kristiyano, Panginoon. I pray na tulungan niyo kami, Panginoon, upang mahalin namin ang mga kapatid, ipanalangin sila sa lahat ng oras, Panginoon. Lord, I pray sa lahat ng aming narinig, ito'y isabuhay namin sa araw-araw, Panginoon. Ito ang mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sound check. So, dadako po tayo sa ating prayers. Napakonect lang po sa Jimmy. Kung may prayer request po kayo, pa-send na lang po sa Google Meet natin.
So tayo po manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami